Kung si Kareem Abdul-Jabbar ay may skyhook, si Jordan ay may sikat na fadeaway jumper, si Dirk Nowitzki naman ay merong signature move na one-legged fadeaway. Ito ay isa sa pinakamahirap bantayan na move sa NBA history. Ang move na ito ay tumulong sa kanya na pangunahan ang Dallas Mavericks sa kanilang kauna-unahang NBA championship noong 2011. Ang one-legged fadeaway ay inimbento ni Dirk at ito ay madalas ginagamit ng iba't ibang NBA star dahil sa napakahirap nitong bantayan. Walang sino man ang makakagawa sa kung paano ito ginagawa ni Dirk Nowitzki. What? Ang ibig kong sabihin ay kahit na sino pa ang kumopya ng one-legged fadeaway ni Dirk, ay walang higit sa kanya pag move na ito ang pag-uusapan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay paano naimbento at natutunan ni Dirk Nowitzki ang kanyang legendary one-legged fadeaway. Masusurpresa kayo dahil natutunan at naimbento niya ito noong kalaghatian na ng kanyang NBA career. Pero para malaman natin ang buong istorya tungkol sa legendary move na ito, ay bumalik tayo noong si Dirk ay 15 years old pa lang. Nung bata pa si Dirk, siya ay mas matangkad sa ibang bata na kalaro niya. At nung una, hindi basketball ang paboritong sport ni Dirk, kundi tennis at handball. At dahil sa pagiging matangkad niya, ay sinubukan niyang maglaro ng basketball. May natural na talento si Dirk, kaya naging magaling siya agad sa paglalaro. Kaagad ay sumali siya sa local pro team sa Germany. At umpisa pa lang ng kanyang karera sa basketball, ay naispatan agad siya ng dating German international player na si Holger Geschwindner. Pasensya na kung hindi ko na-pronounce ng maayos. Si Holger ay naging malaking parte sa buhay ni Dirk Nowitzki. At dahil nakita ni Holger ang potential kay Dirk, ininsayo niya ito 2 to 3 times a week. Ang pinagtuunan nila ng pansin noong training ay ang shooting at passing drills. At iniwasan nila ang weight training dahil sa tingin niya ay hindi ito kailangan ni Dirk. Mahigit isang taon silang nag-training. At dahil sa matagal nilang pagsasama, eh hindi lang trainer ang tingin ni Dirk kay Holger, kundi isang mentor. At noong mga panahong ito, tinanong niya si Dirk kung gusto niyang makalaban ang pinakamagagaling na player sa buong mundo o maging isang local basketball hero na lang sa Germany. At kung pipiliin ni Dirk na maging isang local basketball hero na lang, ititigil na nila ang pagtitraining niya kay Dirk. Pero pag pinili daw ni Dirk Nowitzki ay makalaban ang pinakamagagaling na player sa buong mundo, kailangan nilang mag-training araw-araw. At mula sa araw na iyon, si Holger at ang 16 years old Dirk Nowitzki ay nag-training na araw-araw. Si Dirk ay naging basketball star sa Germany at dahil doon ay nagsimula ang pag-recruit sa kanya ng mga NBA teams. Si Dirk ay na-draft ng Bucks na pang 9th overall pick noong 1998. Pero tinrade din siya agad sa Dallas Mavericks. And the rest is history. Maganda ang pinakita ni Dirk sa umpisa pa lang ng kanyang NBA career. At noong mga panahong iyon, si Dirk ay ang natatanging power forward sa NBA na kayang tumira sa 3 at ginamit niya ito para sa kanyang advantage. Dahil dito, noong 2002 ay napili siya sa kauna-unahan niyang All-Star Game. Noong 2006 ay napanalunan niya ang 3-point contest. At noong 2007 naman ay napanalunan niya ang MVP Award. Masasabi natin na nasa peak si Dirk Nowitzki ng kanyang karir sa mga puntong ito. Pero hindi pa rin niya ginagamit ang signature move niya na one-legged fadeaway. At nagbago ang lahat ng iyon noong naging head coach ng Dallas Mavericks ang ngayong coach nila na si Rick Carlisle. Sinabi ni Coach Rick sa isang panayam, noong nakuha niya ang trabaho sa pagiging head coach ng Dallas Mavericks, ay lumipad agad siya papuntang Germany. Dala ang mga DVD ng mga laro ni Larry Bird. Kinita niya sa Germany si Dirk at ang mentor niya na si Holger at pinakita ang DVD. Pinaliwanag niya na pag naglalaro si Bird at hawak ang bola, naghahanap lang si Bird ng certain spot sa court at gagamit lang ng isa o dalawang move na hindi kayang bantayan. At yon ang sinabi ni Coach Rick
na gusto niyang ma-develop para kay Dirk Nowitzki. Isang move na hindi kayang bantayan ng kahit na sinong defender at magagamit ni Dirk kung kailan niya gustuhin. Noong summer na yun, ginugol ni Dirk at Holger ang lahat ng oras nila para mag-train at mag-develop ng isang move na kagaya ng kay Larry Bird na mahirap bantayan. Sinabi ni Dirk na sinubukan niyang kopyahin ang dream shake ni Hakeem Olajuwon pero hindi daw yon para sa kanya. Sinabi din ni Dirk na hindi siya ang pinakamabilis at hindi rin siya ang pinaka-athletic at doon niya naisip ang step back. Kombinasyon ng pagiging 7-footer niya ay magbibigay sa kanya ng enough separation para makatira siya sa kahit na sino. Tinawag niya itong the white version of the dream shake na ngayon ay kilala bilang the one-legged fadeaway. Ginawa ni Dirk ang lahat para maging perpekto ito noong summer. At noong pinakita ito ni Dirk kay Carl ay nagustuhan niya ito. Pinag-aralan ng sports science ang move na ito at sinabi na kapag si Dirk ay nag-step back para sa fadeaway ay naglilin si Dirk ng 20 degree angle at nagbibigay sa kanya ng higit kumulang 2.5 feet of separation at 3/10 of the second para itira ang bola. At dahil dito ay hindi kaagad nakakapag-react ang bumabantay sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap bantayan ng move na ito. One of the great scores in the history of this game. One of the most unguardable shots in the NBA.